Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Monica. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyas na pagluha ni Santa Monica, ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na pananalangin, lobin mo ang aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mo ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman. Tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa, at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang Poon ay magahari, magalak ang kalupaan.
lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puhon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal at sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
Mula pagkabata ay ako po'y naniniwala na at talagang patuloy ko pong sinasabuhay yung kasabihan natin mga Pilipino na kapag may isinuksok, may madudukot. Ito yung kaugalian no, na talagang ipinamamana sa atin o pinamana sa atin ng mga kanununuan natin yung kahalagahan na ikaw po ay nag-iimpok. Bahagi kasi ng pag-iimpok ay yung mayroong kang foresight no, na tinitingnan mo yung pwedeng mga posibilidad na mangyari pagdating ng araw. Iba naman po yung bagay na kaya ka hindi gumagastos dahil kuripot ka o kaya naman ay sadyang hindi ka nagtitiwala na God will provide. Ibang konteksto po 'yon, no. Pero dito sa akin pong pagninilay, napakahalaga na mayroon tayong naiipon o kaya naitatabi. Mahirap po kasi yung waldas. Mahirap kasi yung gastos ka ng gastos. Hindi mo pinag-iisipan yung mga binibili mo kasi gusto mo lang, karapatan ko to, nagpapasaya ito sa'yo. Kaya sa tuwing mayroong online sale, talagang bili ka ng bili. Marami sa atin talaga nakaranas na nauubusan na. Yung sinasabi nga nating paubos na yung balon o sadyang wala nang laman ang balon dahil hindi nga natin ina-anticipate na pupwedeng mawalan ka ng trabaho, pupwedeng mag-extend. Kaya lang talagang nabubuhay tayo sa kada araw lang. No, yung isang kayod, isang, no, ano matawag doon? Kalimutan ko tuloy. No, yung, ha? Isang kayod, isang tuka. No? Mahirap po yun. Kaya nga dapat, lagi tayong nagtatabi din. Sabi ko nga, gaya, lalo ngayon sa panahon, kailangan mas maging wais tayo sa mga paggasto, sa mga binibili. No, huwag tayong matukso na ang dami-daming sale. Minsan naiisip ko, pandemya na, pero ang daming sale sa online na maya't maya mayroong promo lagi. At ang dami rin namang mga Pilipino ang natutokso na, sige, bili kasi next month. Baka may trabaho na tayo ulit. So, may trabaho ko nga, bayad ka naman ng bayad ng utang. So, wala ka talaga. Pero yung sa akin po, no, yun yung isang natutunan ko, yung kahalagahan na no, nagtatabi ka para sa mga pang-emergency, nagtatabi ka para sa mga kung may bagyo, may sakuna, meron tayo talagang madudukot para hindi tayo nabubulaga. No, mahirap yung andyan na tapos biglang wala eh. Wala talaga tayong ibang makukuhaan na. So, ang mangyayari, hirap na hirap tuloy tayo. Pero higit sa material na bagay, ang mahalaga din po na kailangan nating maipon ay yung kabutihan na ating ginagawa. Huwag po kayong mag-alala kasi anumang kabutihan na ginagawa natin, hindi ito kinakalimutan ng Diyos. Natatabi ito. Para bang, no, sabi nga dito sa talinghagang ito, para makapasok tayo sa langit, dapat maging katulad tayo ng mga matatalino na hindi lang nakontento na may laman, na langis yung kanilang gasera o kanilang ilawan, kundi meron pang extra. Kasi po pwede nga malate, pwedeng maiba yung pagdating ng oras ng Panginoon. Po pwedeng, no, yung mga ganung pagkakataon na pwedeng ngayon suriin natin, meron ba tayo, sakasakali lang, no, yung realidad na maraming po sa mga kapwa natin ngayon ang naaabutan na ng kamatayan dahil sa pandemyang ito. Pero kung sakali tayo po, no, makakasagot tayo ngayon dahil buhay pa tayo. Kung ngayon ba dumating ang Panginoon at buksan na ang pinto ng langit, may sapat ba tayong ilawan para makapasok sa langit? Sapat ba yung langis? Yung langis ng kabutihan na mga naipon natin
para makarating tayo sa langit, o baka naman katulad ng mga hangal, kung kailan sinasabing end of the world na, doon, no, doon parang latataranta, doon palang nagmamadali, teka lang, wala pa akong nagagawang kabutihan, wala pa akong langis, sandali lang. Eh, maaabutan tayo ng pagsasara ng pinto ng langit. Kaya nga, nawa, no? Yung ilang sa mga kabutihan no, na pwede natin pagnilayan ng mga binanggit dito ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica. Yung pamumuhay na naayon sa inyong natutunan na itinuro niya. Andi dito, no, nabanggit dito yung kabanalan, nung maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa pag-aasawa. Hindi lang pagsunod sa pita ng laman tulad ng inaasal ng marami. Hindi yunuyurakan ang karapatan ng kanyang kapwa. Ito yung ilang mga bagay, no? Kaya nga sa pagdiriwang din natin ng kapisa ni Santa Monica, ito yung naging daan kung bakit siya naging banal, nabilang sa mga banal, nakapasok ng langit. Dahil sa kanyang walang sawang pagiging mabuting asawa, pagiging mabuting ina, na hindi niya tinigilan yung pag-aalay ng pagdarasal para maging mabuting tao, ma-convert no, mula sa pagiging pagano ang kanyang asawa na sa bago man lang na lagutan ng hininga ang kanyang asawa ay ito po ay nagpa-convert, naniwala, nagbalik-loob sa Diyos. Ganun din ang kanyang anak na si San Agustin na naging santo pa. Dating namumuhay sa mga no kahalayan, kalaswaan, pero dahil sa pagtsatsaga, pagiging mabuting ina ni Santa Monica kay San Agustin sa kanyang anak, naging santo pa si San Agustin. At ito yung mga langis na naipon ni Santa Monica kung kaya siya po ay nakapasok at pinapasok ng Diyos sa langit. So nawa, sa loob at sa panahon na bukod sa pamomoblema natin, dahil nga wala na tayo, marami po sa mga kababayan natin, walang-wala na, makapwede natin din pagtuunan ng pansin, yung mga bagay, baka wala rin tayong kabutihang nagagawa, lalo tigit sa panahon ng pandemya. Nawa, ang pandemyang ito, mas magbigay din sa atin ng inspirasyon na tumulong sa kapwa dahil ito ang nararapan at ito ang mag-iipon sa atin, magbibigay ng hindi lang sapat, kundi sobra-sobrang langis para makapasok tayo sa langit. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating inihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas. Ang ating itutugon, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at uwi ng mapapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay, nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinaghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, nawa huwag palalimin ang kanilang hinanakit
at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ang kanyang presensya, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana ngayong si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pitaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Sa ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang napari. Na siyang nagulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa na mga apostol ni Santa Monica at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigahan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong sa Santa Monica ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di naramdang kadahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús.